Umabot sa Antipolo ang pambibiktima ng lalaking suspect na naunang nanghalay at nanggapos ng masahista sa Maynila na ibinalita natin dito sa 24 Horas Weekend noong nakaraang Linggo. Ang parehong suspect na huli ulit para sa parehong modus. Aminado siya sa pambibiktima at pagnanakaw sa mga babaeng masahista na kanyang binubok. Nakatutok si Nico Wahe. Iginapos ang mga paa at mga kamay. Ganyan ang sinapit ng massage therapist na ito sa isang motel sa Antipolo City. Ayon sa kanya, may isang client na nag-book sa kanya hapon noong May 9 para magpamasahe. Pero pinapasok niya ako, nakahawak po siya sa pintuan. Tapos pinapasok niya po ako, tapos sinunggaman niya po ako, tapos nakatutok yung patalin niya sa akin. Lakas na po ng sigaw ko. Wala po nakarinig kasi nakabulyan po yung TV. Tapos nagmamakaawa po sa kanya. Sabi ko, wag niyo po akong papatay. Kasi sa akin lang umaasa yung pamilya ko. Tapos sabi niya sa akin, makasisigaw kasi pag sumigaw ka pa sa akin, gigilitan niya daw po ako sa leeg. Dito na raw siya ginapos, binusalan at piniringan ng suspect. Sa takot, napilitan daw siyang sumunod sa mga kagustuhan nito. Matapos ang pangahalay, kinuha pa raw ng suspect ang pera ng biktima. Ginawan ko na lang po ng paraan yung paa ko para maipantay. Kahit sobrang sakit ng higpit ng tali niya sa paa ko. Tumalon-talon po ako hanggang sa makababa ako. Hanggang sa ako, tumatalon-talon ako para mapansin ako ng boy. Sa isinagawang follow-up operation ng Antipolo Police, nahuli ang suspect sa Baras Rizal. Ang suspect ay ang binalita rin ng 24 Horas Weekend noong nakaraang Linggo sa kaparehong krimen na ginawa naman sa Maynila. Itong suspect natin na ito ay nahuli natin dito sa lungsod ng Maynila dahil siya ay sa hindi pagsusot ng helmet at eventually nasitanga ito ng mga tropa natin dito. At wala din siya may pakitang lisensya at nakitaan din siya ng illegal drugs. Kaya doon natin siya sinampaan ang kaso. Kung bakit siya nakalaya sa kasong illegal possession of drugs? Na-inquest natin siya doon at yun nga, after ilang days, naka-receive tayo ng release order from the prosecutor. May kakulangan lang tayo ng maaari ng ebidensya. Umamin ang suspect na marami na itong nabiktima. Kasi po na-ice cream na rin po ako dati. Yung mga extra service. Tatali ko po sila, sir, pagka sakaling tapos na po kasi na ano po akong mag-hysterical sila eh. Bakit mo kinukuha yung mga pera nila? Kasi nga po yung nangyari po sa akin po, yung parang maabawi po ba sa nangyari sa akin sa pang-scam po. Para mapacify yung victim na hindi na pumalag, pinakita niya mga previous rape victims niya together with the video na sinabi niya, hindi ikaw ang una. Sa gitna ng aming panayam sa suspect, hindi na nakapagtigil ang biktima at sinugod ang suspect. Maging kaibigan ng biktima ay nagngingit-ngit sa galit. Isa pang biktimang massage therapist ang lumutang sa Antipolo Police. At ayon sa kanya, ganito rin ang ginawa sa kanya ng suspect noon namang Marso. Tututukan ka niya, bibidyohan ka niya. Iiwan ka niyang kubotubad. Nakagapos ka. Walang ibang makakano sa'yo. Rape with robbery ang isa sa pangkaso sa suspect. Tinitingnan na rin ng Antipolo Police ang posibleng violation ng mga motel na pinangyarihan ng krimen. Irerekomenda rin daw nilang ipasara ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 Horas. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.